Mapagpalang hapon po mga kapatid sa Panginoon. Salamat po kay Lord. Muli po tayo makapagbabahagi na ng kanyang salita. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ang paglikha ng Diyos sa mga anghel. Ang pag-uusapan po natin ay yung dating anghel na namumuno sa langit sa pagsamba. Dating anghel na namumuno sa pagsamba sa langit. Okay po, sabi po ng Bible sa Genesis chapter 1 ay ganito. Genesis chapter 1. Marami po kasing taong hindi po nakakilala sa namumuno po sa mga anghel na nilikha ng Diyos para siya'y sambahin, para siya'y luwalatiin. Ngayon po kung makikinig po kayo sa akin pong ibabahagi ay makikilala niyo po yung dating anghel na ito. Pero sa mga madalas po makinig ng Word of God, malamang po kilala po nila ito. Maaari mo pong maalala kapag ikaw po narinig ang tungkol po sa pangyayari sa kalangitan at sa namumuno sa pagsamba dito. Sabi po ng Genesis chapter 1, verse 1, nang pasimula'y nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito po ang salita ng Diyos. Isang verse lang po yung binasa po natin mga kapatid sa Panginoon. Pero sa isang verse po na yan na medyo pag-aaralan po natin yan at medyo malawak-lawak din po yung verse na yan. Gusto ko pong i-share sa inyo ang buhay po ng isang anghel ng Panginoon na kung saan ito po ay nagnais po na palitan ang Diyos na lumikha sa kanya. Pero alam naman po natin na hindi pwede yun. Okay po. May tatlong pangkat na mga anghel sa langit na gumagalaw ayon po sa utos ng Panginoon, ayon po sa mga tungkulin na ibinigay ng Diyos sa kanya na nababasa po natin sa Biblia. Ngayon po kung meron pa pong kulang sa nasabi ko sa mga nakakapanood ng video na ito na may alam, idagdag nyo po sa comment pagkatapos po ng video na ito. O maaari dito po sa live na ito, basta may patunay ka na ito ay nasa Biblia. Na po. Ang ibibigay ko po yung mga pangalan. Para po sa akin, sa pagbibigay ng Diyos sa mga pangalan ng anghel sa Biblia, ay ito po yung kanilang mga pinuno. At meron po mga patunay na sila po yung mga pinuno dahil sila po yung binigyan ng pangalan. Parang sa isang lugar, Rizal, no? Meron dyan isang pulis na chip na nakalagay po, na ang pwesto po niya sa lugar po ng Hilltop, na po. Kundi general yan, Kernel. Malamang Kernel po, mga pahid sa Panginoon. Okay po. May tatlong pangkat na mga anghel at may mga namumuno po sa kanila. Una po yung tinatawag na tagapanguna sa pagsamba sa langit. Lucifer yung kanyang pangalan. At ang mga anghel na kanyang pinangungunahan. Hindi po mabilang, mamaya po, loobin ng Panginoon, maririnig nyo po. Iyan, hindi po mabilang yung mga anghel ng Diyos. Ano po? Pangalawang pangkat, tagapaghatid ng mensahe ng Diyos sa pangunguna po ni Gabriel. At ang mga anghel na kanyang nasasakupan din. Pangatlo, sundalong anghel sa pamumuno ni Archangel Miguel. Lahat po ng ito ay mababasa po natin sa Biblia, mga kapatid sa Panginoon. Sabi po, nang pasimula'y nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay po, alam po natin kung ano po yung mga nakalagay sa langit o sa lupa. Andyan po yung sinabi, etc. Ang dami pong sinabi yaan na dagat, mga isda sa dagat, sa mga isda sa lupa, mga halaman, mga hayop na lumilipad at gumagapang. Marami po, ano po.
Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At syempre, kung ang lupa ay may laman, ganun din po ang langit. Meron pong laman ang langit. At ayon po sa iba ko pong nabahagi noong nakaraan, ang trono ng Diyos ay nasa langit. At syempre, kung ang Diyos ay nasa langit, nandoon din po yung mga anghel na hindi mo mabilang sa dami po ng anghel po. Yan po, magandang hapon, Tatay Philip. Okay po. Nang lumika siya ng langit, pati mga anghel ay kasama niyang nilika para sumamba at paglingkuran ang Diyos doon sa langit. Sabi ng pahayag, chapter 4, walang tigil ang pag-awit nila araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nakaraan sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat, nakaluklok sa trono ang nabubuhay magpakailanman. Habang ang Diyos ay nakaluklok sa kanyang trono, pinupuri po siya ng mga anghel. Sinasamba po siya ng mga anghel. Pinaglilingkuran po siya ng mga anghel. At ang anghel po na tagapanguna po sa pagsamba sa kanya ay wala pong iba, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po ang nais ko pong ipakilala sa inyong anghel na ito, na isang anghel na ito, na dating anghel na namumuno sa langit. Sino po yung anghel na ito, mga kapatid sa Panginoon? May tanong ko lang po sa inyo, alam niyo po ba kung sino po ito? Sa mga nakakaalam, salamat po sa Panginoon dahil nalaman po natin. Sa mga hindi naman po nakakaalam na makakapanood po ng live na ito, ito po yun. Ang pangalan po niya ay Lucifer. Ano po? Lucifer. Lucifer nagmula po sa salitang Latin. Marami po ibig sabihin, yung Lucifer po niya, meron po akong tatlong ibibigay. Ginawa lang pong isang salita sa salitang Latin, no? Lucifer. Ang pangalang Lucifer ay nagmula sa salitang Latin, na ang kahulugan nito ay light bearer. Light bearer. Ibig sabihin ito, tagapagdala ng ilaw. Ang kahulugan nito, tagapagbigay ng signal na dapat sambahin ng Diyos. Light bearer, ibig sabihin tagapagdala ng ilaw, mga kapatid sa Panginoon. At ang light bearer po, tagapagdala ng ilaw na si Lucifer, siya po yung nagbibigay ng signal para sambahin ng Diyos. Alam niyo po, ayon po sa mga mangangaral, yung katawan po ni Lucifer ay kakaiba po, mga kapatid sa Panginoon. Yung kanyang kilos, yung kanyang galaw, yung kanyang bawat indak ay nagbibigay po ng papuri sa Panginoon. Ganun po, nilikha ng Diyos itong Lucifer na ito. Kaya kakaiba po siyang anghel, bukod tangi po siya. Kapag siya po ay sumasamba sa Panginoon, kapag siya po ay kumikilos, bawat kilos niya, bawat galaw niya ay nagbibigay ng sinyales na ang Diyos ay dapat nang sambahin, ang Diyos ay dapat sambahin. At kapag yon ang ginagawa niya, napapasunod niya na ang mga anghel. Pangalawang meaning po ng Lucifer, morning star. Morning star, tala sa umaga, nang ibig sabihin sa kanya lamang magmumula ang pagsamba sa dakilang Diyos doon sa langit. Sapagkat siya nga po yung nilikha ng Diyos para mamuno. Walang pepeding umintra doon, walang pepeding sumingit. Mga kapatid ko, walang pwedeng umagaw sa kanya sa ganun tungkulin, dahil doon ay siya lamang binigyan ng Diyos ng karapatan. And then pangatlo, ibig sabihin ng Lucifer, son of the morning, son of the morning, mga kapatid sa Panginoon. Ang ibig sabihin, anak ng bukang liwayway. Ang kahulugan nito, doon sa langit, walang magaganap na pagsamba sa Diyos kung hindi siya ang mangunguna. Wala, wala. Walang pepeding umagaw sa binigay po ng Diyos na tungkulin sa kanya. Dahil kapag ang Diyos ay sinuway ng mga anghel, wala pong kapatawaran na sila'y palalayasin sa langit.
Napakaganda po ng meaning ng kanyang pangalan. Lucifer, mga kapatid sa Panginoon. And then ang sabi ng Awit, chapter 103, verse 19. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikay magahari walang hanggan. Pupurihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Ano? Doon po'y walang ginagawa ang mga anghel kung hindi nagpupuri, sumasamba sa pangunguna po ni Lucifer. Doon po mga kapatid sa Panginoon ay walang tigil. Wala, sapagkat doon ay walang araw, walang gabi. Wala pong oras doon mga kapatid sa Panginoon. Sabi nga ay 24/7 sinasamba ang Diyos sa pangunguna ni Lucifer. At ang sabi pa po ng pahayag chapter 5 verse 11, Tumingin ako muli at narinig kong ang tinig ng libo-libo laksa-laksang anghel. Tingnan niyo po, no? Libo-libo at laksa-laksang anghel ang nagpupuri doon sa langit sa pangunguna po ni Lucifer. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila nang walang hinto. Wala pong hinto yung kanilang pag-awit. Nakapalibot po sila sa trono ng Diyos. Tang sabi ganito, karapat dapat kang tumanggap ng kapangyarihan. Iyon yung sinasabi ng mga anghel. Iyon yung sinasabi ng mga nagpupuri. Karapat dapat kang tumanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng karunungan, ng kalakasan, ng papuri, paggalang at pagdakila. Iyon pong ginagawa ng mga anghel sa langit. Lagi nilang sinasambit ang ganong papuri sa Diyos. Lagi nilang niluluwalhati, lagi nilang sinasamba, lagi nilang pinaparangalan ang Diyos po na ito. Pero mga kapatid sa Panginoon, ayon sa mga nauna kong nasabi, siya ay nilikha ng Diyos para pagmulan ng papuri at pagsamba sa Diyos doon sa langit. Pero isang araw, mga kapatid sa Panginoon, sa kabila na siya'y walang kapintasan, sa kabila na siya ay pinakamataas na anghel na sumasamba sa Diyos, sa kabila na wala siyang kahambing sapagkat ito po yung kanyang kalagayan nung siya po ay nandoon pa sa langit. Sabi ng Ezekiel chapter 28 verse 13, ikaw ay nasa Eden, nahalamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay nasa iyo, kasuutan. Ang sardeyo, ang topacio, at ang diamante, ang berilyo, ang onyx, at ang haspe, ang sapero, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari sa iyong panderita at sa iyong mga planta ay para sa iyo. Ito'y ginawa mula nang ikaw ay lalangin. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, napakaganda ng pagkalikaan ng Diyos kay Satanas or si Lucifer. Mamaya po kasi makabanggit ka na yan. Magandang hapon po, Sir Rex. Napakagandang nilika ng Diyos itong si Lucifer mga kapatid sa Panginoon. Ang lahat ng magagandang bagay na ibinigay ng Diyos sa kanya ay biglang nawala. Mga kapatid sa Panginoon, bigla pong nawala dahil sa gustuhan niyang mangyari at kahit kailan ay hindi naman pwedeng mangyari. Ano po ba yung kanyang ginusto? Ginusto niya, mga kapatid sa Panginoon, na yung inuupuan ng Diyos na trono, siya naman umpo doon. Yung ginagawa ng mga anghel na sumusunod sa kanya para siya isambahin, para siya luwalatiin itong Diyos na ito na lumika sa kanila, ang gusto naman niya, siya naman ngayon ang luwalatiin, siya naman ngayon ang dakilain, siya naman ngayon bigyan ng parangal. Yung lagi nilang sinisigaw na ang Diyos na nakaupo sa trono sa kalangitan, siya ang karapat dapat na pag-alayan ng pagsamba, ng kayamanan, ng lakas, at siya'y banal, banal, banal. Iyon yung lagi nilang sinasambit. And then, ito ngayon yung naisip ni Satanas na ito ay mangyari sa kanya.
O siya naman ang umupo sa trono doon, siya naman umupo doon para sambahin at purihin. Mga kapatid sa Panginoon, bakit po naisip niya yun? Bakit po niya ginusto yun? Sabi po ng Isaiah chapter 14, verse 12, ikaw ay nahulog mula sa langit tala sa umaga. Si Lucifer po to. Anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Palagi mong sinasabing aakyat ako sa kalangitan sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ayun po, mga kapatid sa Panginoon. Ano ba ang kanyang ginusto? Ano ba ang dahilan at ginusto niyang maupo sa trono ng Diyos? Una, sa kadahilan ng gusto niyang maging Diyos. Gusto niya yung Diyos ay maging baliktad ngayon. Gusto niya yung Diyos, siya naman ang sasamba kay Lucifer. Kaya sabi po dito sa verse 13, palagi mong sinasabing aakyat ako sa kalangitan at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ibig sabihin habang sumasamba siya na napakatagal na panahon, walang tigil, araw at gabi na pagsamba niya sa Diyos, ito na ngayon. Natukso siya na agawin ang trono ng Diyos at umupo doon para ang Diyos naman ang maglingkod sa kanya. Napakahirap po ng kanyang kalagayan. Kasi po, ninais po niya yung hindi naman niya pwedeng makuha. Ano ba ang kanyang ginusto? Una, ginusto niya maging Diyos. And then pangalawa, ginusto niyang maupo sa trono ng Diyos. Hindi lang niya talaga gusto maging Diyos, kundi paalisin ang Diyos doon at upuan yon para siya naman ang maghari sa kalangitan, para siya naman ang purihin, para siya naman ang dakilain, para siya naman ang paglingkuran. Mga kapatid sa Panginoon. And then pangatlo, ginusto niyang maghari sa langit at sa lupa. Kasi nakikita niya na kapag ang Diyos ay bumababa sa lupa, yung tao lumalapit sa Diyos at nagbibigay ng galang doon sa halamanan ng Eden. Pag bumababa ang Diyos doon, tuwa ang Diyos sapagkat nai-enjoy ng Diyos ang nilikha niyang tao. Tandaan po natin sabi ng Genesis chapter 1 verse 1 na ating pumbinasa, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nandoon na ang mga anghel sa kanya nilika. Kaya, araw at gabi, walang tigil, 24/7, sinasamba ang Diyos. Wow! Naranasan po ito ni Lucifer. And then, nasabi niya sa kanyang sarili, kukunin ko yung trono ng Diyos na yan. Aakit ako dyan, sa ibabaw pa mismo ng trono. Dito po sa Book of Isaiah, chapter 14, mga kapatid sa Panginoon, chapter 12, gumagamit po dito ang Biblia na metaphor, mga kapatid sa Panginoon. Ano po? Nasabi po niya ito, bakit po? Kasi gusto niyang pumalit sa Diyos. Pangatlo, gusto niyang maghari sa langit at sa lupa. Kaya makapansin natin sa verse 14, ng Isaiah chapter 14, verse 14, aakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang Diyos na kataas-taasan. Tignan niyo po, lumutang na po yung kanyang nais talaga. Na ano? Na agawin ng trono ng Diyos, umupo sa trono ng Diyos, maghari sa langit at sa lupa. Yung Diyos ay maitsapwera na. Matabunan niya na. Sabi niya dito, Isaiah chapter 14, verse 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Metaphor po ito. Papantayan ko ang kataas-taasang Diyos. Ano po? Kumbaga gumagamit siya ng isang matalinghaga, pero ang katotohanan na ipinapaiwatig, gusto niya na pong paalisin ang Diyos doon sa kinauupuan niyang trono at siya naman ang pumalit para siya ang sambahin mula sa langit at hanggang sa lupa. Paglilingkuran siya ng mga tao. And then pang-apat na ginusto niya, mga kapatid sa Panginoon, pang-apat na ginusto ni Lucifer, ginusto niyang siya ay sambahin ng lahat ng nilalang. Kasi nga naman, nakikita niya ang Diyos ang hari ng langit at lupa. Nakaupo sa trono, bumababa, nakikipellowship sa tao, nakita niya yung saya at karangalan at kadakilaan na ibinibigay ng lahat ng nilikha ng Diyos
at maging siya ang tagapanguna sa pagsamba, aba, ito na po. Naghangad siya ng bagay na ito. Lumaki ang kanyang ulo. Nagmayabang siya, nagmataas siya. Pinalano niya, sinikap niya na agawin ang trono ng Diyos. Agawin yung lugar ng Diyos. Pero hindi pwede. Kasi bakit? Meron pong malaking hadlang. Ano po yung hadlang na nakalimutan niya? Ang nakalimutan po niya ay siya'y nilikha lamang po ng Diyos. Yun po yung malaking hadlang. Yun po yung malaking problema niya. Nakalimutan na siya'y nilikha lamang ng Diyos. Nakalimutan niya na siya'y nilikha ng Diyos para sa pag-awit at pagsamba, hindi para sa pakipagdigma. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya nung ninais niyang agawin yung trono ng Diyos, ninais niyang agawin yung pag-ahari ng Diyos, ninais niya na maging Diyos mismo, yun na po yung nagbigay ng kadiliman sa kanyang isipan. Yun na po yung nagbigay ng pagkamayabang, ng pagiging rebelde, mga kapatid ko, sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, nag-umpisa po ang pagre-rebelde, ang rebellion, hindi po sa lupa. Nag-umpisa po ang rebellion doon po sa langit, sa pangunguna po ni Lucifer, na isang anghel na napakaganda, isang anghel na walang kapintasan, isang anghel na pinagkatiwalaan ng Diyos, pamunuan ang pagsamba sa kanya, na natuksong agawin yung trono ng Diyos, na gusto na, natukso na umupo sa trono ng Diyos, natukso na siya mismo na lang ang maging Diyos. Pero na isang bagay na nakalimutan niya, ang nakalimutan niya, siya ay nilikha lamang po ng Diyos. Ninasabi ko po kanina, tatlong active na pangkat na anghel na iba't iba ang pinuno po nila na nabubuhay po sa kalangitan. Una nga po si Lucifer, ang tagapanguna sa pagsamba. Pangalawa, si Gabriel, ang tagapagbigay ng mensahe. And then pangatlo, si Archangel Miguel. Iyon yung nakalimutan niya. Na anghel din ang katapat niya dahil kahit kailan, hindi ang paglikha ng Diyos ay nagmula sa kanya. Hindi katulad ng mga computer na pwedeng pasukin ng mga nag-hack na meron pang palang mas matalino. Hindi po. Ang Diyos ay wala po siyang kapantay. Ang Diyos ay walang pwedeng manaig sa kanya, even na maging ang mga anghel na kanyang nilikha. Kaya nung ito po na po, ang plano po niya, mga kapatid sa Panginoon, agawin, i-take over yung pag-ahari ng Diyos, umupo siya sa trono ng Diyos. Alam niyo po ba, yung kanyang pinangungunahan ng mga anghel, lahat po yon halos, ay nakuha niya. 1/3 ng mga anghel ay sumama po sa kanya sa kalangitan para po mag-rebellion, para po agawin yung pesto ng Diyos. Alam po, ganun po katalino itong si Lucifer. Pero ito po, sabi po ng Pahayag chapter 12, verse 7. Pagkaraan ito'y sumiklab ang digmaan sa langit, naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel. Tingnan niyo po ha, si Arkanghel Miguel, nagkaroon ng digmaan sa langit, sabi dito, pagkaraan ito'y sumiklab ang digmaan sa langit, naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel. Tingnan niyo po, nakipaglaban po si Arkanghel Miguel, nakipagdigmaan po kasama ang kanyang mga anghel. And then ang sabi dito, at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Sino na po yung dragon? Ang dragon na po na tinutukoy dito, walang iba kundi si Lucifer. No, napakaganda ng kanyang pangalan, napakaganda ng kanyang larawan. Halos lahat ng kanyang larawan, mga kapatid ko, gumamit po ng metaphor ang Ezekiel, mga kapatid sa Panginoon. Pinakikita niya ang kanyang kamay, ang kanyang damit, ang kanyang lansangan, ang kanyang kabuuan ay punong-puno ng diamante, sapero, brilyante, ginto, yung kanyang katawan. Ganun po, nilalarawan ng Ezekiel na kagandahan na paglikha ng Diyos kay Lucifer. Bawat kilos niya, bawat galaw niya, bawat salita niya, nagbibigay ng pagdakila at pagpapuri sa Diyos. Pero ito po, nagmataas siya.
Nagmayabang siya. Ginusto niyang agawin ang trono ng Diyos. Ginusto niyang maghari sa langit at lupa. Pero nakalimutan niya, nilikha lang siya ng Diyos. At ito na ngayon na iti-take over na nila. Ito na ngayon na sumiklab ang digmaan, sumiklab ang rebellion, ang pag-aaklas sa kalangitan. Balak nilang agawin ang paghahari ng Diyos. But yung Arkanghel Miguel na nilikha ng Diyos bilang sundalo, ito po yung kanyang katapat. Ito nasabi po dito, naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon, kasama naman ang kanyang mga kampon. Verse 8, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Sino po yung natalo? Si Lucifer po yung natalo. Mga kapatid sa Panginoon, natalo po si Lucifer sa kadahilanan po, hindi naman po siya nilikha ng Diyos para makipagdigma. Yun po yung kanya nakalimutan. Nilikha siya ng Diyos para sumamba sa Diyos, hindi para makipagdigma. Iba po yung function ni Arkanghel Miguel. Ang kanya po talagang postura, pakikipagdigma, pakikipag-away, para po sa mga nagtatangkang umagaw ng trono ng Diyos, para po sa mga nilikha na lumalaban po sa Diyos. At napansin po natin, natalo po ni Arkanghel Miguel, ito pong si Lucifer at sila po ay itinapon sa langit. Ibig po sabihin na wala na po ang pagsamba sa langit? Hindi po. Hindi po humihinto ang pagsamba sa langit. Kasi po bakit? Nawala man po si Lucifer doon, nawala man po siya doon, pati yung kanyang pangunguna doon, mga kapatid ko, para sambahin ang Lord, hindi po nawawala ang pagsamba sa langit. Kung sila man po ay pinatapon sa langit, natalo man po sila, kaya pa rin lumikha ng Diyos ng maraming anghel na papalit sa kanila. Pero yung titilong Lucifer, mga kapatid sa Panginoon, kasama po yun, dinala. Nung una, akala ko nasa langit, pero hindi po pala. Kasi po ngayon, nagte-testimony po ngayon ang mga satanic church sa iba't ibang bansa na ang Lucifer ay dala-dala po nila. Mga kapatid sa Panginoon, mapapanood niyo po sa YouTube yan, si Lucifer, yung name na Lucifer ay dala po nila. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, hindi po dahil napatapon si Lucifer kasama mga anghel na sumasamba sa Diyos sa pinamumunuan niya, ay wala na pong sumasamba diyon. Hindi po. Kasi po ang Diyos ay kaya pong lumikha ng marami pang anghel, na mas marami pang anghel sa mga nawalang anghel doon sa langit na napatapon po dito sa lupa. Sa mga susunod po na topic natin, pag-uusapan po natin yan. Siyempre po, nung sila po ay napatapon na dito sa lupa, pinalaya sa sila sa langit, mga kapatid ko, hindi na po sila yung mga anghel na banal. Sila po yung tinatawag ngayon mga anghel na masamang espiritu, demonyo, at meron din sila mga kapangyarihan. Kaya nga lang yung mga kapangyarihan po nila, ay ito'y kapangyarihan, mga kapatid sa Panginoon, gumawa ng masama sa buhay po ng tao. Okay po, sabi ng pahayag chapter 12, verse 9, mga kapatid sa Panginoon, itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas, na ang pangalay Diablo o Satanas. Yung apat po na yan, yung dambuhalang dragon, dambuhalang ahas, Diablo o Satanas, iisa lang po yan. Yan po si Lucifer, na dating tala sa umaga, dating anak ng bukang liwayway, mga kapatid sa Panginoon, dating tagapagdala ng liwanag, hindi na po yan ngayon siya. Hindi na po yan ang kanyang ginagawa. Bagamat yung name na Lucifer ay nasa kanya pa rin, pero baliktad na po yon. Hindi na po siya tala sa umaga, matatawag na po siya tala sa kadiliman. Hindi na po siya yung anak ng bukang liwayway. Hindi na po. Matatawag na po siya anak ng kadiliman. Hindi na po siya yung tinatawag na tagadala ng
ng liwanag, mga kapatid sa Panginoon, matatawag na po siyang tigadala ng lagim. Kaya mga kapatid sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan po ay hindi po niya tayo pinapabayaan. Sa kabila ng tayo po ay mga nagkukulang, sa kabila po ng tayo po ay mga palalo, sa kabila po na tayo po ay hindi karapat-dapat, ipinapaalam po niya sa atin ang karapat-dapat po na paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid sa Panginoon, susunod po na pag-uusapan po natin ay ano ba yung ugali ni Satanas? Ano ba yung kanyang ugali? Ano ba yung kanyang ginagawa? Ano ba yung kanyang layunin sa buhay po ng tao? Marami po tayo pwedeng pag-usapan pa po sa kanya. Sa ngayon po, yan po muna yung ating po na pag-usapan. Tungkol po sa dating anghel na nangunguna sa pagsamba sa Diyos na si Lucifer, na napakaganda ng paglalarawan ng Biblia sa kanya, hindi magkakaroon ng pagsamba sa langit kapag hindi siya sumamba. Kaya nung wala na pong pagsamba sa puso niya, balak na po niya maging Diyos, nagkaroon po ng digmaan. Hindi, pinatapong po siya sa lupa. Kaya yung mga nangyayari po sa ating buhay na hindi maganda, mga naguudyok po sa ating isipan, mga kapatid ko, yan po ay dala ni Satanas sa buhay po natin. Kapag masama, si Satanas po may gawa niyan. Kapag mabuti, ang binubungay mabuti rin, Diyos po ang may gawa niyan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, maraming po salamat sa inyong panonood. Pagpalain po tayo ng Diyos. Lord, pagpalain mo ang aming isipan, pagpalain mo ang aming puso, at hayaan niyo po na sa muli, makapagbahagi po muli ako ng mabuting balita sa live video ng Facebook. Pagpalain niyo pong ang aking mga kapatid na nakinig po ng salita pong ito, dalangin po namin kung nagkulang man po ako ng pampaunawa sa kanila, nagkulang man po ako ng pagpapaliwanag, Lord, na ikaw pong patuloy na magpaliwanag sa kanila. Sapagkatunay nga po na ikaw lamang po ang dakilang tagapagturo namin. Salamat po, Panginoong Yahweh Shaddai. Patuloy kaming baluti ng banal mong dugo at iligtas sa gawa ng kaaway na si Satanas. Sa inyo ang aming papurit, parangal, pagsamba, Yahweh Shaddai. Sa pangalan ng Panginoon, susama ng banal na Espiritu, ito'y aming samad dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po mga kapatid sa Panginoon. Magandang hapon po, Brother Ed Trabalho, Brother Nanito Alonso, Sister Solina Valencia, Brother Levi Nicolas. God bless po.